Open-minded ka ba? Charot lang! Hi, it's me, F, and welcome sa channel natin. At kung bago ka lamang sa channel na ito, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. Ganon. At syempre, huwag mo naging kalimutang i-like at i-share ang video to. Ngayon, bago natin simulan ang video to, magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na hindi po lahat ay makaka-relate sa video to at ito po ay base lamang sa aking sariling kangansan at pang-unawa. Ngayon, nakikita naman natin sa title natin at ito ay tungkol sa antidepressant. Now, actually meron akong ininom na mga antidepressants. Nakadalawang antidepressant yata ako. Una, ito. At pangalawa, ito. So, hindi natin sasabihin ang pangalan dahil lagi kong paulit-ulit na sinasabi na kapag iinom ng antidepressant, kailangan masuri muna ng doktor dahil hindi naman po ninyo basta-basta mabibili yung gamot na yan. Kailangan po niya ng prescriptions. Okay? Now, doon na tayo sa topic natin. Ano-ano nga ba ang mga common side effects ng antidepressant? Nandiyan ang nausea, nandiyan ang weight gain, nandiyan ang tiredness at nandiyan ang trouble sleeping at nandiyan din yung dizziness, upset stomach at eto na ang inaantay ninyo, lower sex drive. Tama po, nakakababa siya ng libido. Okay, so lahat ng yan ay na-experience ko po. Actually, nung unang appointment ko sa psychiatrist, hindi namin napag-usapan ang tungkol dyan sa sex, sa libido, at kung ano-ano pang tungkol sa bagay na yan. Nagtataka na lamang ako sa kanya nung second appointment ko sa kanya hanggang sa pinakahuling appointment ko sa kanya, lagi niyang tinatanong sa akin, kumusta ang sex drive mo? Kung mataas ba yung level or bumaba. Dahil isa po yan sa side effect ng antidepressant. Paulit-ulit na naman ako na bumababa yung libido. And actually, nung unan, hindi ko maintindihan bakit ganon yung tinatanong sa akin ng doktor. Dahil hindi ko pa naman siya na-experience. Pero nung siguro naka 3 or more than 3 months na akong nakainom ng antidepressant kung saan na-absorb na ng katawan ko yung gamot, ayun na, doon ko na nga unti-unting nauunawaan na, ay, bakit parang ganon? Nawawalan ako ng gana sa toot at parang yung aking mga trigger para mag-urge yung aking sex drive, parang nawawala, unti-unting bumababa. Actually, hindi naman siya totaling nawawala. Kumbaga, parang bumababa lang siya na kung dati ito yung trigger na para mag-urge yung L-I-B-O-G mo or tago na lamang natin siya sa pangalang libag. Okay? Yan. Yung pinaka-trigger, hindi na siya ganun ka-effective. Kumbaga, parang sabihin natin, nawawalan ka ng gana, na hindi mo maintindihan na para bang kalmadong-kalmado ka. Kasi nga, ang isang purpose ng antidepressant ay pakalmahin ka. So, hindi ko alam yung pinaka-scientific or pinaka-science dito, pero sa aking sariling pang-unawa, syempre, pinapakalma ka ng gamot. So, parang binablock niya yung mga trigger na pwedeng maging yung emotions mo ay maging sobra. Like for example, yung sex drive nga. Alam naman natin ng emotions natin dyan ay medyo tumataas. So, kumbaga pinapakalma lang niya. Kaya medyo nabablock niya yung, hindi ko alam kung hormones ba ang tawag dyan or something, basta yung sex drive mo or yung libag. Okay, now, since yun na nga, doon mo mag-focus tayo doon sa lower sex drive, ano nga ba ang dapat natin gawin kung nai-experience na natin ito? Unang-una, since nagpapakonsult tayo sa doktor, lagi tayong maging honest sa doktor natin. Sabihin natin sa kanya kung ano yung nararamdaman natin doon sa gamot, kung ano yung mga side effects na nararamdaman natin, kasi may possibility na pwede niyang i-adjust yung dosage. Pwede niyang ibaba or itaas yung dosage kung saan ka magiging komportable at kung saan walang maaapektuhan sa daily routines mo.
Okay? Unang-una yan, kailangan sabihin natin sa doktor kung ano yung mga side effects na nararamdaman natin. Pangalawa, kung ikaw ay may partner, may asawa, may girlfriend, wag lang kabit ha. So, kailangan importante yung communication sa dalawa. Sa dalawang mag-jowa, mag-partner, mag-asawa. Kailangan maging honest ka sa kanya na explain mo sa kanya ng maganda na, oh, ito, ako ay nagpapadoktor, ako ay umiinom ng ganitong gamot, at isa sa side effects nito ay, yun nga, bumababa yung libido ko. So, mas mabuti nang yung pag-usapan ninyo ng partner ninyo kesa naman pagsimulan ng away na mamaya isipin ng partner mo kaya wala kang gana dahil it's either may kabit ka, na mababae ka, or something, or may third party. So, mas mabuti na pag-usapan. Importanteng-importante yan, communication. Second, ito yung mga basic lang na gagawin natin. Drink plenty of water. Actually, kahit hindi ka naman umiinom ng gamot or something, importante ang pag-inom ng maraming tubig. And also, kasama ng pag-inom ng maraming tubig, kailangan balance diet. Yung balance diet, hindi ko sinabi naman na huwag kang kumain kasi naginig natin yung salitang diet. And ang maling connotation natin sa salitang diet, pag sinabing diet, hindi na kumakain, tinitiis na yung gutom. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Balance diet, ibig sabihin kumain ka ng masustansyang pagkain in moderate. Hindi naman yung sobra-sobra, hindi naman yung kulang-kulang. So yun, balance diet. And also, importante din yung relaxation. Siyempre, stress ka, nakaka-experience ka ng anxiety, depression, and all that. So, importante yung relaxation para at least yung mind mo medyo ma-relax, makapag-recharge. Yun, importante din yun. At exercise. Importante din ang exercise kasi kadalasan sa mga depressed or nakaka-experience ng anxiety, ako medyo guilty ako dito na halos hindi na ako nakakapag-exercise kasi mas pinipili ko na lamang mag-stay sa bahay or mag-stay sa kwarto, magkulong sa kwarto, mahiga na lang, manood ng kung ano man ang panonoodin, and yun, medyo guilty ako dyan. At napaka-importante yan na pagpawisan din tayo para at least yung mga toxins natin sa katawan mailabas natin. And also, isa ito sa in-advise ng aking doktor, yung daily routine. Kung nung before na bago bumaba ang iyong libag, ay gaano kadalas ka nga bang gumagawa nun? Or ilang beses sa isang linggo, ilang beses sa isang araw? So, yun, daily routine. So, siguro kung once a week mo siyang ginagawa, then gawin mo siya once a week. Para at least, dahil once naman na nakuha na ng sistema natin kung ano yung the usual na ginagawa natin, yun at yun na din yung gagawin natin araw-araw. So, gawa tayo ng daily routine natin. Ito, yung daily routine, hindi lamang ito tungkol doon sa libag, ha? Hindi lamang ito tungkol sa libag. Pang in general ito. Okay? And also, importante din na, kasi halimbawa, kung umaga ka umiinom ng gamot, then much better na gawin mo yung kalibagan mo. Kalibagan mo sa gabi para dahil halimbawa uminom ka ng gamot sa umaga, so yung pinaka-effect nun, yung height ng effect nun ay nasa between umaga hanggang sa maghapon, so hanggang sa unti-unti nang nawawala sa sistema mo yung gamot, so pababa din ng pababa yung side effect. So kung uminom ka sa umaga, then sa gabi mo siya gawin. Or kung uminom ka sa gabi, then sa umaga mo siya gawin. So ganun lang. So magkaroon lang ng konting coordination or kung paano bang tawag dito, kung paano yung magiging sistema mo sa pag-inom at kung paano mo gagawin yung kalibagan mo. Okay? Actually, yung mga bagay na yan, yung mga side effects na yan, yung mga common side effects na yan, once naman na na-absorb na ng sistema mo yung gamot, unti-unti naman siyang nawawala. Pero maliban nga lang dito sa kalibagan, actually, yan yung parang steady lang. Kaya importante yung communication sa doktor, yung communication sa partner, at the same time, yung willingness na baguhin yung
excuse, baguhin yung sarili at magkaroon ng daily routine. Okay? So, yun lang guys. Kung meron pa kayo ibang katanungan, i-comment lang dyan sa... I-comment lang dyan sa baba. At kung meron pa kayong gustong gawin natin na question and answer or kung ano man, pwede ninyong i-comment dyan sa baba. And... yun. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe ulit sa ating channel at i-share na din. So, yun lang guys. So, up until now, nasa GCQ pa rin tayo. So, ingat-ingat tayong lahat. Bye!